Sabi ng Matthew 25:24-25, "Then the man who had received one bag of gold came. 'Master,' he said, 'I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. So here is what belongs to you.'" Natakot po siya. Mga kapatid, maraming pagkakataon, hindi tayo natatakot gumawa ng hindi tama. Lalo na't gusto nating yung bagay na gusto nating gawin. Okay? Halimbawa na lang, sa inyo, na minsan kasi merong nagtanong sa akin, "Pastor, masama bang tumaya sa STL? Sabi ko, ang tanong ko sa kanya, nakakasiguro ka ba na yung itinataya mo tatama? Hindi po. Eh kaya alam po, paano kung tumama ako?" Tinanong ko siya, "Gaano kadalas kang tumaya?" "Eh matagal na po akong tumataya. Taon na po." "Gaano kadalas kang tumama?" "Eh siguro po sa isang taon, mapalad na po yung doblado. Maka 2 beses. Di ba?" Ah, ganun. Kung kukumpitin natin, pa 20-20 lang. Sa isang buwan, 600 pesos. Sa isang taon, 6,000 pesos. Pag tumama ka, magkano tinatamaan? Eh, siguro po malaki na po yung 2,000, 3,000. O, eh, dinugi ka pa. Diba? Eh, paano, pastor, kung bigla naman akong tumama ng 100,000? Eh, kaso nga, sa loob ng 5 taon, hindi ka pa tumama ng 100,000. Pinakalmalaki na ka mo yung 2,000, 3,000. Malakas ang loob tumaya, kahit na hindi siguradong tatama. Naintindihan po ba natin? Pero sa paggawa ng tama, natatakot. Parang itong tao na to, natakot siya i-invest yung pinagkatiwala sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Itinago niya. Eh mga kapatid, kung ang Diyos ang pinagkatiwalaan tayo, nagbigay sa atin ng isang bagay, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos kung gagamitin natin ng tama yung pinagkatiwala niya sa atin. So hindi tayo dapat matakot. I want to challenge every one of you. Don't be fearful. Don't be coward. Kasi alam nyo, in the things of this world, many of you can excel. Kayang-kaya nyo magtagumpay. Pero in the things of God, natatakot kayo. Yung, di ba, sabi ng salita ng Panginoon, God gives grace to the humble, but He is opposed to the proud. It takes humility for us to admit our mistake, our shortcoming. But when we do that, God's grace abounds in our life.